Hanap nyo ba'y affordable at very handy ng mga vlogging equipments? Well, itong video na to ay para sa inyo. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Sa mga naligaw dyan, ako pala si Chacha. For this video po, ay gusto ko lang i-share po kung anong ginagamit kong vlogging equipments during my vlog. Actually, bago ko lang siyang gagamitin ngayon. So, before iba ang ginagamit ko, ito yun o. Yan, sobrang bigat niya, lalo na yung tripod niya. Nabibigatan ako. Pero ngayon po ay i-share ko sa inyo kung anong mga ginagamit ko, which is very helpful po sa tulad nyo na nag-i-start pa lang. So, pero hindi lang sa mga beginners to ha. Pwede din tong gamitin sa mga dati-datihan pa kasi very handy nga siya. Pwede nyo ipasok sa bag, madali lang siyang gamitin, hindi siya mabigat. And yun. So, before tayo mag-start, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe my channel. Press lang yung pulang button na yan na may subscribe na nakasulat. Then, after nyo i-click yan, click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. So, let's start! So, ang unang ginagamit dito ay, syempre, ang pinaka-importante ay cellphone. Cellphone ay pwede na kayo mag-vlog. Yan, pwede nyong hawakan. Pwede na kayo mag-vlog eh, because meron na tong video camera eh. Diba? Meron na to siyang video recorder sa cellphone. Usually, yung mga ganitong cellphone, yung mga ganyan. Hindi yung mga cellphone na nasa isip nyo, pati yung may keypad. Ito yung mga ganito, yung mga cellphone. Pwede nyo yung gamitin for vlogging. Ayan. Minsan, yung iba, ginagamitan nila ng selfie stick. Pwede na rin yung gamitin din yon. Pero, ang i-advise ko sa inyo, ang gamitin nyo ay itong tinatawag nilang Gorilla Pad. Yan. Ito yung mga usually ginagamit sa mga vloggers na ngayon, bago. Kasi, very handy lang to. Oh, yan. Oh. Pwede nyong ikabit kung saan. Yan. Tulad nyan, yung ipa-flash ko sa video. Yan. Yung mga yan. Pwede nyong ikabit sa kahoy, saan, sa mga gilid-gilid ng rings. Yan. So, after nito, ayan, meron tong mga iba't ibang ano to eh, may mga small, medium, large. Pero depende sa inyo kung ano nyong bibilhin nyo ha. Kung ikaw ay nandito sa Taiwan, pwede kayong bumili dito sa online shop na i-share ko dito sa description box yung link. Then, sa mga taga Pinas din, pwede din kayong bumili sa link na i-share ko. Hindi ko na lang muna banggitin. Basta dito lang sa link na lalagay ko, pwede kayong bumili dyan. Mura lang. Mura. Mura lang. Mura lang to. Around 200 lang to sa NT. Kung NT, Taiwan money. Then, sa Pilipinas din siguro nasa 200 plus lang to. Makakabili na kayo ng ganito. Yan. So, super gamit. Gamit talaga to. Yan. Sa sunod ay itong ball mount. Ball mount. Yan. Yan. Ball mount. Ang gamit naman nito ay pwede nyo i-move yung camera nyo saan yung angle na gusto nyo. Ayan. Yung ball mount nyan. Si-share ko pa rin dyan sa description box kung saan nakakabili nito. Siguro nasa around 100 plus lang to. Itong ball mount na to. Ayan.
Tsaka dito niya ikabit yung ano, yung cellphone niyo dito. Ayan. Sa sunod naman ay syempre ang isa din sa pinaka-importante, hindi naman tatayo yung cellphone niyo kung walang ito. Ito'y phone clip. Dito niyo ilalagay yung cellphone niyo. Iki-clip niyo yung cellphone niyo para hindi mahulog. Mahulog katulad sa iba na mahulog sa iba. Yan, disgrasya ang labas. Yan. Yan, katulad kung hindi niyo i-clip yan, katulad kayo sa cellphone kung na nahulog sa ano, nahulog sa bangin. Bangin ba yun? Ah, hindi, sa drainage, nahulog. Yan, bye-bye iPhone 6. 6 Plus. Then, yan. Usually, yung mga nabili kong, meron din akong isang clip na to, walang ito, itong nasa ibabaw. Ito yung titawag ay show mount ba yun? Which is, dito niya ikabit yung isasabihin ko later, yung ano, secret muna. Yan. Siyempre, pag vlogger ka, maganda pag maganda yung audio nyo. So, pwede nyong gamitin to, itong Boya MM1. Yan. Ito yung ginagamit ko ngayon. Bago lang to. Then, pwede nyo, after nyo, ito dito nyo ikabit sa ibabaw ng clip. Yan. So, maganda na yung boses nyo nun pag iyang ginagamit. So, try natin ha. Try natin ikabit yung mga nasabi kong mga equipment. Simple lang to ito. Una, syempre, ito yung unang tatayo natin. Then, after nun, isasunod natin yung ball mount. Yan. Yan, kabit natin yan. Ikakabit. Kabit. Wag sa tao kumabit. Dito lang sa tripod, kabit. Yan. Yan, kumabit na siya. Tapos higpitan yung kabit para hindi iwanan ang cellphone. Yan. Then tapos syempre yung ano, phone clip. Ayan. Ikabit natin yung phone clip. Yan. Syempre yung pinaka-importante, ito yung pang-vlog natin eh. Cellphone. Yan. Yun. Yan o. Pwede na siyang mag-vlog. Hello po. Ayan. Pwede niyo dalhin sa travel niyo. Ayan. Hindi. Magaan lang siya. Magaan lang. Pwede niyo ilagay sa bag lang. Pwede niyo ganyanin or ganyan. Then, ayan o. Sinasabi ko sa inyo na pwede niyo i-move yung cellphone nyo kung saan gamit na gamit. Yan. Then, syempre, nakalimutan natin yung Boya, no? Ito, yung Boya. Importante to pong in case na boses nyo ay, ano, maingay, sobrang ingay. Ito yung pang-ano niya ng voice. Yan, ikabit natin, na. Tapos, kailangan yung higpitan. After nyo ikabit, higpitan para hindi siya mahulog, syempre. Yan. 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 Ay, sa ano pala, pag bumili kayo ng Boya, may kasama na siyang mga wire. Pamagtaka kayo para saan to, yan, wire. Itong isang wire na to, ay gamit niya ay sa ano, per camera lang tong isa, yung parang ganyan, no? Yung dalawang guhit, yung dalawang magkadulo, dalawang guhit, gamit niyan ay para sa camera to Boya mic. Yan. Itong isa namang wire na ano, isang tatlong guhit, tsaka isang dalawang guhit dyan. Yan. Ay, ang gamit naman niya ay for cellphone. Attach niyo yung cellphone niyo doon sa mic. Yan. Pwede ito itong gagamitin. Pag bumili ka ng ano eh, bumili ka ng Boya, meron na siyang nakasulat dito. Oh, yan, oh. Hindi na kayo mawawala. Ayan.
may mic pa, ayan, may nakasulat na siya. Pero kung sakali mang walang nakasulat, itong dalawa ay para sa mic nyo ikakabit, then yung tatlong guhit na yan na itim sa cellphone nyo naman iguguhit. I-attach yan. Pero yung mga ibang phone na tulad ng mga iPhone, iPhone 7, iPhone 8, yung ganyan, iba kasi yung ano niya at lalagyan ng jack nito, yung pagpapasukan nito, hindi siya yung katulad ng mga yung bilog, yung isasaksak, hindi. Iba yung katulad ng pag nag-charge kayo, yun yung ano, yung balit-pwet niya, walang paglalagyan. Pwede kayong bumili ng ano adapter niya tulad nito, yung ipapakita ko yan. Bumili kayo sa iStore yan. So ito na yung ating vlogging. Simple lang to siya, yan. Pwede na kayong mag-vlog. Yan. Pwede na kayong mag-vlog using this. Pero syempre, meron pa akong isang isasabihin or i-share, no, isa pang equipment sa na gamit in case na nasa lugar kayo na sobrang dilim, so walang masyadong ilaw or gabi, pwede kayong gumamit nitong lead light. Ayan, lead light. Yan, tatanggalin natin yan. Yan, kakabili ko lang nito, hindi ko pa nagamit. Yan, lead light. So, maaari nyong ikabit dito, pero paano nyo ikabit kung wala nang paglagyan? Siyempre, may idea ako, may share ako sa inyo itong para maikabit nyo yung ilaw, no? Kasi hindi na ninyo maikabit dito kasi wala nang fully packed na itong camera bracket. Ito yung camera bracket. Dito nyo siya ikabit ngayon. So camera bracket, lalagyan nyo na yung mga kung ano. Dalawang ano to eh, cold show mount dito. May pwede nyo lagyan ng isa pa kayong camera nyo. Dito nyo ilagay ang isa. Kung sakali walang pangsabit dito sa ibabaw, pwede nyo ikabit dito sa gilid yung mic. Yan. So try natin ikabit ha. So tanggalin na muna natin yung lahat. So ngayon ikakabit na natin yung gamit natin dito sa camera bracket ko. Pero bago ang lahat, ang nabili ko pala na camera bracket ay pang cold show mount. Ito. Yung cold show mount na sinasabi ko ay itong parang square. Ayan, yung square na ayan. Yung square dito sa dulo na ikakabit dito, hindi siya screw kasi itong ginamit natin kanina pang setup, yung pinatayo natin ay pang screw. Pero meron naman din siyang nabibili na camera bracket na puro screw lang din siya. Yun, pwede yun. Pero ito, gamitin na natin ngayon kasi nandito na to eh. Yan. Higpitan muna natin yan. Dahil cold show mount yung lagayan, pinalitan ko siya ng itong ball mount din na cold show mount din yung dulo. Yan. Lalagay natin siya ngayon dito sa camera bracket. Yan. Para hindi siya mahulog, no? Higpitan nyo. Dito lang yung higpitan o yung may parang may bilog na rubber. Higpitan nyo lang yun. Tapos, ikabit na natin yung cellphone natin, yung may clip. Tsaka kasama na yung boya, yan. Yan. Kabit ko muna. Ayan, kumabit na siya. Itong space na to, pwede nyo lagyan ng mic. Kung sakaling yung nabili yung phone clip ay walang cold show mount, dito nyo ilagay. May space pa tayo dito. Dito natin ngayon ilagay yung ilaw, yung lead light. Itong lead light din, buti din yung nabili kong lead light ay cold show mount din. Bumagay din siya dito sa nabili kong camera bracket. So, ilagay na natin. Yan. Yan. Higpit na siya.
Ngayon, for lastly yung cellphone, no? Cellphone natin yung ilalagay natin last. Yan. Ayun. Fix na yung ating vlog equipment. Pwede na ngayon kayo mag-vlog. Hello. Yan, pwede na kayong mag-hi-hi, mag-vlog kung saan-saan. Pwede sa madilim, maingay na lugar kasi gamit na tong mic tsaka yung ilaw. Yan. Meron pa pala akong i-share sa inyo, isang equipment pa. Yan, ito yung nakikita nyo. Yan. Yun yung isang mic. Ito yung mic na ginagamit ko ngayon sa pag-video ngayon. Itong mic, boya din to. Ipapakita ko sa inyo yung picture. Yan. Yan yun. Gamit to siya. Pwede yung gamitin nyo pang mic. I-attach nyo lang sa cellphone diretso. Yan. Pwede din yun gamitin. Ilalagay ko din yung link sa description box kung saan pa rin makakabili nyo yan. So, dyan na lang po nagtatapos ang ating video for today. Sana napulutan nyo ng aral or nakapulot kayo ng bagong idea ngayon sa pagbibili ng vlogging equipments. Kung nagustuhan nyo tong video na to, i-like nyo and don't forget to share, comment sa aking YouTube channel. At saka also, huwag nyo kalimutan mag-subscribe po. Press lang po ng button ng subscribe and notification bell na rin po para ma-notify kayo sa bago kong videos. So, bye-bye! See you on my next vlog! I love you!